O kaya pala Machika, 2 weeks ago, ano, I think that was weekend sa Itbulaga, ay nag-guest doon ang bandang Aegis. And kapansin-pansin, kapuna-puna, nawala doon si Mercy. Kaya pala, kasi nung mga time na yon ay nagsisimula na siyang magpagamot. Kumbaga meron ng worsening sa kanyang condition to the point na hindi niya na kayang kumanta or mag-perform. So this morning nga lang ay official nang inanunsyo ng bandang Aegis ang pagpanaw ng kasamahan nilang si Mercy. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ng inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyan ko muna kayong mag-subscribe dito sa Team Munting Channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Mga kachika, kakapasok lang nitong nakakalungkot na balita, no? At tungkol nga ito sa pagpanaw ng isa sa mga pangunahing bokalista ng bandang Aegis. So mga chika, nakilala si Mercy, ano, sa mga awitin noong dekada 90, gaya na lamang ng Sayang na Sayang, Luha, at yung isa sa pinakasikat mga chika ay yung Halik. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. So this morning nga lang ay official nang inanunsyo ng bandang Aegis ang pagpanaw ng kasamahan nilang si Mercy. Sinundan din niya ng kumpirmasyon ng pamilya ni Mercy sa kanyang sariling Facebook profile page. So marami yung nagulat sa balitang ito this morning mga chika. And actually I was surprised too. Kasi kahapon nga lang ano, ay mayroong nagtitrending na video kung saan mapapanood natin si Mercy na ibinabahagi sa lahat yung kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hello, hello mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero bigla, nahirapan ako huminga. So, dinala ako sa ICU. Tapos na yun. May tubig pala yun. May inflammation ng lungs ko. So, ginagawa na nila ng paraan. So, ano, pag-steroids ang kinainom sa akin ng doktor para sa, ano, inflammation. So, ngayon, pag-pray niyo ako, guys, please. Pag-pray niyo ako na natatakos ito, pag-subok na ito. Pag-pray niyo ako. Kumbaga, humihingi siya ng panalangin, suporta doon sa sinapit niya mga kachika sa kanyang kalusugan. Kakatapos lang daw kasi ng kanyang lung cancer operation, pero unfortunately after ng operation ay bigla siyang nahirapan huminga to the point mga kachika na kailangan na kaagad siyang isugod ulit sa ICU. So mga chika, no, dyan nga sa lung cancer na yan, ano, yun yung sinasabing dahilan kaya nagkaroon siya ng kanyang pamamaga sa baga. And mga kachika, no, due to this report, nabigyang emphasis din na bukod pala sa lung cancer, mayroon ding iniindang karamdaman si Mercy sa kanya namang dibdib. So meron din siya mga chikang breast cancer. So isipin nyo ha, etong si Mercy Sunot ay lumalaban sa dalawang uri, dalawang klase ng cancer. So ganyan siya katapang, ganyan siya katatag. Personally for me Machika, ang akala ko ay malalampasan niya to eh. Kasi nung napanood ko yung video niya kahapon, looking at her closely ha, mukhang optimistic naman siya, nagagaling siya eh. Na mumbaga, nasa isip niya naman na bubuti or giginhawa yung pakiramdam niya. Pero this morning nga lang Machika, kumpirmado na talagang siya ay wala na. So bilang isang batang 90, sobrang kilalang kilalang ako ang bandang Aegis, lalo na si Mercy Sunot. Sino ba naman ang hindi nakakarinig sa kanta ng Aegis sa tuwing may handaan, may bidyoke, may gathering yung pamilya? Number one lagi dyan yung kantang Aegis kasi nga diba ang tataas nung kantang yan. At talagang yan yung paborito mga chika nung mga tito-tita natin noong mga panahong iyon. O kaya pala mga chika, 2 weeks ago, ano, I think that was weekend sa Itbulaga, ay nag-guest doon ang bandang Aegis. And kapansin-pansin, kapuna-puna, nawala doon si Mercy. Kaya pala kasi nung mga time na yon ay nagsisimula na siyang magpagamot. Kumbaga meron ng worsening sa kanyang condition to the point na hindi niya na kayang kumanta or mag-perform. Diba kumbaga kung iisipin natin, 48 pa lang siya.
Diba? At that young age, dalawang cancer kaagad yung tumapo sa buhay niya. And hindi naman natin masabi, mga chika, no, na this is due to lifestyle. Kasi tinitingnan din dyan yung angulo na pwedeng nasa genetics niya, diba? Sa mga hindi pa nakakaalam, next year, 2025, ay magkakaroon din ulit ng concert ang AGs, mga chika. Kumbaga, parang reunion concert nila yon kung saan magsasama-sama ulit sila. So ito nga, dahil nga sa trahedyang nangyaring ito ngayong araw, mga chika, hindi na makakasama si Mercy sa concert na iyon. Pero masasabi natin dyan, ano, kahit wala na si Mercy, kahit na masasabi natin, physically, hindi na siya nag-exist sa mundong ito, hindi pa rin mawawala, Machi, kayong legacy na nabuo niya sa industriya ng musika. Siya pa rin yung Mercy na nakilala natin, na kumanta dito sa mga awitin na talaga namang nakasama natin sa ating paglaki, sa ating pagtanda. Tayo, kabilang na ako, kayo, alam nyo naman yung mga awitin na ages, Machi, ka. And magiging signature niya yan. That legacy will live forever. Yung mga kantang yan, aabutan pa yan ng mga future generations. Definitely, ma-acknowledge nila si Mercy, hindi lang bilang isang magaling na mga awit, pero isang taong matapang na nagawang lumaban sa dalawang cancer ng sabay. So, ang masasabi natin ngayon, mga chika, sa mga naulilang pamilya ni Mercy, sa kanyang mga kaibigan, mahal sa buhay, pati na rin yung mga kapwa ko, ano, na fans niya, is I'm sending you my sincerest condolences. And of course, I am encouraging everyone to pray for Mercy's soul. To wrap up this content, mga chika, I would also like to give everyone an advice to be vigilant sa ating kalusugan. Kumbaga, ingatan natin yan. Health is wealth, di ba, ika nga? Hindi ko naman na kailangan pang maging doktor, di ba, para ipaalala sa inyo kung gaano kaimportante yung kalusugan sa atin. Kumbaga, let's be vigilant, maging maingat tayo sa ating kinakain, sa ating lifestyle, kumbaga, yung mga hindi na nakakapag-exercise dyan, please do. Kasi, mga chika, yung cancer is a very traitor na illness. Kumbaga, once na kumapit sa'yo yan, wala nang atrasan. And the best thing we do is to mitigate that thing to happen. Kumbaga, eh, yung mga kinakain natin ngayon, yung gawin natin gamot. Kasi kapag hindi natin ginawa yan, yung mga gamot, yung magiging pagkain natin sa hinaharap. Kasi, Magic, tapusin na muna natin dito. Kung meron kayong mga gusto sabihin o ibigay na opinion, please feel free to do it here in the comment section. Chika Patrol, signing out!